person. So ito, isang sekreto rin ng mahabang pagsasamahan ng mag-asawa. Yung respeto. Gracelyn, kung kayo ay nasa isang occasion sa inyong tahanan o sa labas man, kung merong kabarkada si Julian, huwag na huwag mo siya sisitahin sa harapan ng kanyang mga barkada. It is not good for the man to be alone. I will make a suitable companion to help him. So he took some soil from the ground and formed to help him. Then the Lord God made the man Paul. In Jesus' name, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. Please be all seated. May I remind each and everyone to please observe. Lalabas, married to Julian Aquino. At yung correctong kopya, mapupunta naman sa inyong dalawa, Julian and Leslie. Upang kung kayo ay magkaroon ng kapatid sa pananampalataya, marami pong mga magulang ngayon na out of wed, nagsama, nagkaanak. Mahal kong asawang Gracely, mahal kong asawang Gracely, isuot mo ang sinsin na ito. Isuot mo ang sinsin na ito. Bilang tanda. Bilang tanda ng aking walang hanggang pagmamahal. Walang hanggang pagmamahal. At pagtitiwala sa iyo. At pagtitiwala sa iyo. Sa ngalan ng Ama. Sa ngalan ng Ama. Ng anak. Ng anak. Ng Diyos Espiritu Santo. Ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Isuot mo ang sinsin na ito. Isuot mo ang sinsin na ito. Bilang tanda. Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Hilingin. Para lang sa anak natin. Kada salita may palakpak. Gusto ko lang mapalaki ng maayos yung mga anak natin. Ngayon lang. Masaya na ako. Palakpakan po natin si Julian. Okay, Grace Lynn. It's your turn. Thank you kasi hindi ko ito ina-expect. Mahal kita, alam mo yan, simula't simula pa lang. Palakihin lang natin ang maayos yung mga anak natin, mangarap tayo para sa kanila. And mag-intindihan tayo at pag-usapan lahat ng mga problema para sa atin dalawa at sa mga bata. I love you. Along the way of your journey, Julian and Gracelyn, you will encounter many problems. But don't worry, as long as Jesus Christ is in between you, in your relationship. To every problem that you're going to encounter. May I ask the sponsors for the baby, please? In the book of Ephesians, the Bible says, wife, submit to your own husband, says the Lord. For the husband is the head of the wife, and also Christ is the head of the church, of the family. But remember this, Julian, you have a lot of responsibility just to make it sure that the family is all right and the wife is happy also. Bakit ba magiging happy ang wife? Kasi patulad na sinabi mo kanina, you submitted your salary. May we call on the sponsors for the court, please? Keep warm. But ay mapunta dito upang maging ninong at ninang nila. Alam niyo po, nung mga nakaraang kasalan, ang ninong at ninang ay parang palaputi lamang sa kasalan. Matapos ang paralangin po natin na ang mag-asawang ito ay hindi matukso ng diablo. Alam niyo po, hindi po sila pinakikailaman ng diablo. Kasi po, they are living in an illegal way. Hindi po sila kasama.
pero ngayon. Pero sabi ng Diyos, pamayan. Sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lang siyang sasaktan. Ginawa ng Diablo, ng Devil, pinatay ang mga anak, sinunog ang mga ari-arian, ang mga siya, sumasamba. Natalo ang Diablo. Kaya sa ating panalangin, tatalunin natin ang Diablo na magtatangkang gumulo sa buhay ni Julian at ni Grace. Grace Lynn. Alam niyo po, si Grace Lynn, kaya mahal na mahal niyo po siya. Kayo rin po magkasawa, sir, mahal na mahal niyo si Julian. Pero ngayon po, kasama po ang inyong mga kumpare, Ninong at Ninang ng dalawang ito. Ang pagmamahal niyo po sa kanilang mga anak ninyo, kayo po, Mrs. Villena, yung dati niyong pagmamahal na 100% kay Grace Lynn, magiging Mr. and Mrs. Aquino. Yung pong 100% yung pagmamahal kay Julian, 50% na lamang po. Mapupunta po ang 100 kay Grace Lynn. Bakit ko po nasabi yan? At ito po, alam kong, alam niyo rin, na meron pong dagong kasal. Sabihin na, pag-umpisa ng ating pananalangin sa mag-asawang ito. Let's extend our right hand sa kanila. Manalangin po tayo. O aming Diyos na makapangyarihan, aming pong hinihiling sa inyo na patnubayan niyo po ang mag-asawang ito na sina Julian at Grace Lynn, na palaguin niyo po ang kanilang pagmamahalan sa araw-araw. O aming Diyos, alam niyo po na sila'y matagal nang nag-iibigan at ngayon ay nagpapasakop sila sa inyo. Huwag niyo pong hayaan na sa kanilang legal na pagsasama ay hamunin sila, tuksohin ng Diablo. Kaya naman po ipinamamanik namin sa inyo o aming Diyos na nasa langit na ilayo niyo po sila sa mga Diablong tutukso sa kanila. At hinihiling po namin sa inyo na sa mga lumalaki nila anak, naway madagdagan pa yan upang maging inspirasyon ng kanilang pagmamahalan. Maraming maraming salamat po, Ama. Ito po'y aming idinadalangin sa pangalan po lamang ng iyong anak na si Jesus. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, parents, ninong nina, makakaupo na po tayo. And at the same time, the sponsor for Bay. Gamitin lamang sa mabuting pagsasamahan, lalo na sa mga mag-asawa. Ito ay dapat kitain sa mabuting paraan upang mabuhay ng marangal. Kaya kayo bilang bagong mag-asawa, mahalin ninyo ang pera. Hindi ito dapat pagmulan ng inyong pag-aaway. Sa halip, maging masipag at masinop kayo sa kabuhayan upang mabigyan ninyo ng magandang kinabukasan ang inyong mga magiging anak. Kaya, Julian, tanggapin mo. Okay, iabot mo sa kanya. Ayun ang microphone. Ibinibigay ko sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo. Ang aras na ito. Ang aras na ito. Tanda ng aking pagsuyo sa iyo. Tanda ng aking pagsuyo sa iyo. Sa ngalan ng Ama. Sa ngalan ng Ama. Ng Anak. Ng Anak. Ng Diyos Espiritu Santo. Ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Leslie, sagutin mo. Tinatanggap ko. Tinatanggap. By the Republic of the Philippines, and as representative of our Lord Jesus Christ, the minister of the gospel, I pronounce you, Julian, Grace Lynn, one together as husband and wife, in the name of the Father and of the Son, and by the power of the Holy Spirit, what God has joined together, let no one put us under.
In Jesus' name, amen and amen. Julian, you may now kiss your bride. In 5 seconds, in 5 seconds, tagalin mo ang baylaw. Okay. Remember, 5 seconds. Ready? Go. 5, 4, 3, 2, 1. Harapin sa kanila. Ladies and gentlemen,